Hey guys, hello mic test, 1-2 check. Lahat ng niniwalang maganda ako mag-ingay. Lahat ng niniwalang hindi ako maganda mag-ingay. Kuya, ba't ka nag-ingay? Kung Pilipina kayo, mag-ingay kayong lahat! Ayan, grabe. Thank you, I love it. Thank you for the warm welcome. As in, ang init talaga. Ang init sa Pilipinas. Nainitan kayo? Actually, no. Kasi saan kayo nakakita ng bansa na umaaraw na nga, umuulan pa rin? Dito lang yan sa Pilipinas. Kasi ang tawag doon, may kinakasal na? Ang galing! Pinoy nga kayo, palakpakan nyo yung sarili ninyo. Galing, 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 galing. Let me tell you a story. Kasi, sa tagal ko ba naman sa Europe, I was there for 3 weeks. Hindi na ako makain ng kanin. Not unless it's paella. Alam niyo yung paella? Sorry, ano yun, Nay? Ah, paella na? It changed. Kasi when I was in Europe, it's still paella. Yeah. Ang suma ng reaksyon niyo. Basher. Ay, nako. Nakapag-Europe ka na? Oh, kasi I've been there for 3 weeks. And... Oh, and you know, on my first week sa Europe, nahanap ko agad yung sarili ko. Alam niyo kung paano? Ginugel ko, sinurch ko yung pangalan ko, boom, lumabas agad. Ang bilis ng internet sa Europe! Alam niyo, sa Europe, hindi lang kasi yung internet yung mabilis doon. Pati yung modes of transportation. Like yung tren. May one time, ha? Sumakay ako ng tren nila. I was in Italy back there. Well, back there, back door. I was in Italy back then. So, sumakay ako ng tren, yung baon kong pizza. Naidlip ako saglit. Pagising ko, yung pizza ko naging sausage na. Nasa Germany na pala ako. E din naidlip ulit ako. Sausage. Tinabay ko sa bibig ko yung sausage. Pagising ko, yung sausage naging turon na. May katabi pala akong Pinoy, pinagpalit. Siya pa yung nagalit kasi wala daw ketchup. Hindi naman nilalagyan ng ketchup yung turon. Nakakaloko. Second week ko sa Europe, I was no longer traveling. I was living the life of a true European. When I was there, I was no longer traveling. Pang-walong araw ko pa lang ha. Pero gets ko na agad yung daily routine. Parang sa Italy kasi, yung breakfast doon, espresso, right? Tapos yung dinner sa Spain, alas 10 ng gabi na eh. Doon ako nagka-ulcer. But in a very good way, look at my body. Di ba ang sexy? Hindi ako sexy. Hindi ka nasi-sexyhan sa akin, kuya. Tawan-tawa ha, ano? Wala man lang nagkaka-crush kahit konti. Sa Europe kasi itong katawan, katawag nila dito, ano yun eh, Trastric Exotic. Exotic. Ganon yung pronunciation doon. Different school, different university, different pronunciation. Tapos, parang ano yun eh, parang yung, they call it, yung favorite delicacy nila is cargo. Alam nyo yun? Alam nyo? Ano nga, sige, bigyan ko kayo ng clue. Sa Tagalog, it starts with letter S, and it ends with letter O. Ano? Ano? May sumagot na sagot. Addict sa milk tea. Suso! Nakakaloka. Sago. Saka nakita ang sago no exotic. Tay ha? Suso. Eh, masarap yun together with a white wine. Eh, dito yung alam kong white wine na eh, yung Cuatro Cantos. Hindi pala yun yung white wine na eh. Legit na white wine. Ano pa dami yung inom ko one time? Sky tipsy na ako. Naglakad lang ako pa uwi. Hindi dahil wala akong pambasahe. Huwag ka judger. Sa Europe kasi, pag naglakad ka doon, nakakasyala. Tapos hindi ko na inintindi yung bag ko. Alam mo, parang careless ka lang. Ay, careless? Careful. Careless. Carefree. Pwede. Pwede yan. Carefree. Gamit ko yun ngayon. Thank you. Ay, doon na pala. Sa Europe, pag na-hold up ka, parang okay lang. Promise. Parang, kasi doon yung mga hold-upper, kamukha ni Enrique Hill. Diba? Kaya minsan hindi mo talaga maisip. Minsan, na-realize ko, yung taong para sa'yo, hindi mo talaga malalaman kung sino. Malay mo, hold-upper pala. Diba? Feeling ko noon, sa Europe, mahanap ko yung partner in crime. Tapos wala akong pakialam na eh, kahit
criminal siya. At least international criminal. Ang taas pa rin ang palitan ng dolyar sa peso. So okay lang. So tinagal-tagal ko nagtitinder sa Pinas ha. Sa Europe lang may magsiswipe right sa akin. Oo, dahil doon sabog na sabog yung inbox ko sa mga messages mula sa mga afam na Tapos, yung beauty ko doon, pang general audiences. Mula bata hanggang matatanda, gandong-gando sa ipin ko. Palagi nilang sinasabi, show me your tits. Diba? Tapos, sa Pinas, sa pagkakamalan akong borta. Alam niyo po na yung borta. Yung borta po, yung parang macho, gano'n, pang lalaki yun eh. Babae ako. Napagkakamalan akong borta. Kita niyo yung cleavage ko? Wala kayong makitang cleavage? Wala rin akong makitang cleavage. Flat-chested kasi ako. O na, eto na, sinabi ko na, masaya na. Kay na. Pero dun sa Europe kasi, yung pag-flat-chested ko, ikina-exotic at literal na flattered. Thanks. You know, sa first week ko sa Europe, nakita ko yung good side. Noong second week ko naman doon, na-realize ko na, sarap mabuhay sa Europe, sarap tumira. Kaya lang nung third week, doon ko na-realize na may mga flaws, you know. Like yung mga structures. Alam niyo yung Tower of Pisa sa Italy? Di ba naglilin yun? Tapos yung London Bridge nahulog. Pero hindi lang yung London Bridge yung nahulog kasi yung Eiffel, una nahulog yun kasi past tense, di ba? Eiffel. Yung iba, pinilit matawan. Nako. Nagets yun eh. Maraming salamat ako po si Nicki Morena.